Magandang umaga po sa atin, no? This is my second Thursday. My first is very, very nervous. But in any situation, God is always good. Amen. And you will feel that God is in you in times you are nervous, right? Because He will be the one who will speak and not you who will speak. And that is the good thing that we have, na tayo ay may sinisilbihan Diyos na talagang hindi niya tayo pinababayaan. Mahal nga niya tayo eh. And that's why in this story of the gospel today, no, the Good Samaritan, we have heard this a lot of times, no, and dalawang bagay lang naman yung nating nakikita dito sa story eh. Una, yung nagtanong, yung lawyer of the law, no, at tinanong niya si Kristo, "What shall I do to inherit eternal life?" sabi ng tao sa kanya, ng guro. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "Ano ba ang nasusulat?" Diba? So, dahil siya ay isang guro, matalino sa kautusan, sa larangan ng Hudyo, no, sa kanilang Jewish law, so alam niya yung commandment. So, yung isa, sabi niya, "Love the Lord thy God with all your heart, soul, strength, and your mind. And love your neighbor as yourself." Jesus said, "Correctly, tama ang sinabi mo." Hindi na kontento yung guro ng kautusan yung guro na ito at sinabi niya pa yung isang tanong kay Kristo, "And who is my neighbor?" So, alam niya yung first commandment nasagot ni Kristo. So, yung pangalawang commandment, yun ang itanong niya kay Kristo. Nagbigay ng parabola ang ating Panginoon at ito ay tungkol dun sa tatlong persona kung saan makikita natin sa kwento ng gospel. Yung una, yung pare. Dumaan, nakita, yung isang tao na inano ng mga bandido, no? Ninakawan at iniwan siyang halos patay na. Pangalawa, gayon din yung Levite. At ganoon din ang kanyang ginawa, dinaanan din. Yung pangatlo, nandito yung aral, no, na makikita natin, na madalas nating naririnig. Ang aral dito is, when the Samaritan saw the person, nakita niya yung tao, he felt compassion on him. Naawa siya. At dahil sa awa niya, nakita niya duguan, ang ginawa niya, binuhusan niya ng langis yung tao. Una pala, binandage niya muna yung sugat. Binuhusan ng langis. At binuhusan ng alak. No? At pagkatapos nito, isinakay siya doon sa kanyang alagang asno at dinala sa isang bahay, parang bahay upahan. Sa mga ginawa niyang hakbang na ito, makikita dito na natin ang pagkakaiba nung Samaritano doon sa dalawang nauna. Sino ba yung dalawang nauna? Pare at isang Levite. Ito pong Levite at pare, alam naman natin ay sila ay mga mangangaral ng salita ng Diyos. Samantalang itong Samaritano, hindi po siya mangangaral, pero isa po siyang mananampalataya. The Samaritans, based on what I researched, siya pala ay isang mananampalataya sa limang libro ng Jewish Bible. So they believe in the Pentateuch. They call it Pentateuch or the Torah. The Torah, mayroong yung first book doon, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Yun ang pinaniniwalaan ng mga Samaritano. At doon sa limang libro na yun, naroon yung sinabi ni Kristo, tamo po ba, na ibigin mo yung Diyos at ibigin mo yung kapwa. So, may dalawa akong nakita na isang mangangaral mahusay at isang Samaritano na naniniwala. Yung nangangaral, punong-puno siya ng kaalaman, no? Ng knowledge about the law, about the book of the law, about the Jewish law. And yet, Jesus told him na sa tingin mo, sino sa kanilang tatlo ang nakikita mong
proved to be the neighbor. Sabi niya, yung tumulong, yung naawa. So makikita po natin dito, bangat alam niya na sa kwento ni Kristo na yung Pariseo, no, at yung pong Levite ay isang mga ngaral, ngunit pinili pa rin niya yung Samaritano ang tumupad ng kautusan o utos ng Diyos sa dalawang commandment, sa dalawang utos. Ano po ang makikita po natin dito? Makikita po natin, hindi lamang po tayo dapat nabubuhay sa kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi po tayo dapat nabubuhay lamang sa alam lang natin ang salita ng Diyos. O mahal lang natin ang Diyos, bagkus dapat isinasabuhay natin, isinasagawa natin ang kanyang sinasabi. Sapagkat yung Samaritano, naniniwala siya sa Diyos eh. Naniniwala siya sa first commandment. Naniniwala siya sa second commandment. Ang kagandahan sa kanya, hindi lamang siya naniwala, hindi lamang niya alam ang kautusan, bagkus ginawa niya yung nararapat niyang gawin sapagkat isa ay mananampalataya ng kautusan ng Diyos. Alin yun? Yung mahalin mo ang iyong kapwa. Alam ni Kristo marahil sa kanyang pag-obserba nung siya ay narito sa lupa na ang mga guro at ang mga Levite, iyon ang problema nila. They are so far away from people at nandito lang sila sa simbahan, no? Ginagampanan ng kanilang tungkulin. Ngunit alam naman natin na ang kautusan ay hindi lang para sa kanila, kundi inutos ng Diyos to para sa atin lahat. So, ano ba ang makikita pa natin doon? He felt compassion. I sideways a little bit, no? Nung mabuo po ang STM, ang Shepherd's Touch Ministry, actually ito po yung nagbigay ng drive sa akin kung bakit po nabuo namin yung Alay Tinapay. During pandemic time, nung kahit na pandemya, tayo nagsisimba rito. Pag lumalabas po ako dito sa Marimar, napapadaan po ako dyan sa labas. And during pandemic, mapapansin niyo po, ang dami po dyan pulube, yung mga street dweller during that time. Kung naobserbahan niyo po, no? Pero ako po naobserbahan ko yun. Sabi ko doon ka sa misis ko kay Nella, matingnan mo, ang daming ano, na sa labas na nagugutom. And during that time, God is still speaking na yung, nangungusap na sa akin yung Matthew 25. And then, nung pinag-combine ko yung felt compassion in Matthew 25, nabuo po yung Alay Tinapay, no? Naumpisahan namin. So this is what Jesus said, no? Na kapag tayo ay gumawa, minahal natin, hindi lang minahal ang Diyos, ha? Minahal natin ating kapwa, natutupad po natin ang kautusan ng Diyos. And God said, no, mga kapatid, ang kautusan ng pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ay hindi pwedeng isa lang. Ang ating gawin, sila'y magkatuwang. No? Ibig sabihin, yung first and second commandment, magkatuwang po yan. Hindi ka pwedeng yung first lang ka, at o kaya ikaw ay second commandment. Ibig sabihin, mahal mo lang ang Diyos pero hindi mo mahal ang kapwa. Sobrang ng pagmamahal mo sa kapwa mo, kulang ka naman sa Diyos. So hindi po pwede po yun. Kailangan po balanse, no? Ibig sabihin lang po dito na kailangan po nating parehong nagagampanan yung dalawang kautusan na ibinilin sa atin ng Panginoong Jesucristo. Eternal life is a free gift from God. Sabi nga ng ating Panginoon sa 1:17-3. Ano ba ang eternal life? Maaring itinatanong natin. And this is what Jesus said. Pagkasabi ni Jesus na mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang Diyos tunay at si Jesucristo na iyong isinugo.